Magandang tanghali po sa atin mga kababayan. Atin pong pag-usapan tungkol po rito sa rice tarification law na isinabatas po ng ating senador na si Cynthia Villar. At alam na po natin na pahirap po ito para sa mga kababayan natin, mga magsasaka. Kasi nagmamahalan na ang mga palay. Mahal na po ang pala ngayon. Halagang 10 piso. 10 piso. Ganyan. At paano? Nagdadagsaan na ang mga bigas sa Pilipinas. Dagsa na sila. Dagsa-dagsa sa lahat ng mga pantalan. Andyan po yung mga bigas na nanggaling po sa iba't ibang bansa dito sa Asia. Kasi dahil dyan sa tarification law na yan, isang batas na talagang mag-aangkat ng mga bigas para mapunuan ang kakulungan ng supply ng bigas sa Pilipinas. Pero hindi naman po yun ang totoong katugunan eh. Yung pag-angkat. Tayo ba ay wala nang kapag-apag-asa ang Pilipinas na kaya tayo nag-angkat dahil wala na tayong palay dito, wala na tayong bigas dito sa Pilipinas, mga produkto, di ba? Produktong Pilipinas. Meron pa naman eh, mga kababayan. Meron pa po. Meron po tayong mga bigas, mga palay dito. Eh, inuna natin yan, sarili natin kapakanan. Siyempre, isinabatas yan. Pag madalian na lang umangkat sa ibang bansa, wala nang cheche bureche yan. Wala nang kuskus balungos yan. Dire-diretso sa ibang bansa yan, transaksyon kaagad yan. Kung ilan na ang bigas na o-orderin mo, tuloy-tuloy na yan, di na mapipigil. Eh, batas na yan eh. Di ba? Inaprubahan na yan eh. Aprobado na. Kaya tuwang-tuwa ang Department of Agriculture niya. Kasi may kita dyan. Yan ang totoo niya, may kita. Pero yun mo, kawawa itong mga magsasaka natin na 10 piso na lang ang isang kilo nung palay, guruin mo. Eh, wala na. Itsapwera na itong mga magsasaka. Yung bibilihin yung palay sa kanila, hindi na pwedeng mabili yun. Eh, punong-puno na ng mga bigas sa warehouse eh. Ha? Private, nasa government man, punong-puno. Punong-puno tayo ng mga bigas sa mga warehouse natin. Yeah. Kaya pasensya, wala naman magagawa mga magsasaka. Ano lang gagawin natin? Imagdasalan na tayo sa ating mahal na sa langit. Humingi na lang tayo ng awa. At makapagkalooban pa tayo ng mga biyaya na nagmula sa kanya. Biyaya, di ba? Eh, kung ako sana, eh, kung tayo papalarin sana, kung tayo lulubi ng Diyos, tayo na lang ang mag-angkat niyan. Angkatin natin yung mga palay niya, tayo bibili na lang natin yan. Yung 10 piso, gawin natin 30 o kaya 50, isang kilo. Para guminhawa naman itong mga kababayan natin na mga magsasaka. Diba? Yan, eh, kaya lang, siyempre, nasa ano pa tayo eh. Nasa matinding pagsubok pa tayo. Ang pagsubok pa natin hanggang 2021 pa. Maraming magagawa na dapat gawin o gampanan. Di ba? Kaya lang pag nasa matinding pagsubok ka, eh, yun ang matindi, di ba? Dadaan ka sa isang lubak-lubak. Ha? Kaya nga pagsubok eh. Pero hindi mo natin kayang
kaya itong pagsubok na ito kung hindi aalalay sa atin ang Diyos, ang mahal ama sa atin. Walang pagsubok na nakayahan ng tao kasi mahirap talaga. Kaya kung lulubin, di ba? Kung lulubin ang Diyos at gagawin natin na nararapat, lalo-lalo sa mga pangailangan ng mga tao. Sabagay, noon pa man, nakakatulong na kami. Natutulungan na namin yung mga tao. At marami nang natulungan. Mga natutulungan na talaga namang tuwang-tuwa sila. Pero mo, ano bang mga natulungan? Ano pa? Yung mga tao, mga walang trabaho. O, binigyan ng trabaho yan. Ha? Yung mga taong may mga sakit, may mga karamdaman. O, pinagagaling yan. Iba, dinadala na sa ospital. Ha? Ano pa? Yung mga walang makain. Binibigyan din yan. Ha? Walang mga tahanan. Binibigyan pa rin yan. Yung mga yan, tulong. At yung mga hindi nakakapag-aral, nako, tinutulungan pa rin namin yan. Lahat yan, tutulungan namin. Kaya, walang problema. Yung mga nagdaan panahon na ito, walang problema dyan sa mga pagtulong. Tuloy-tuloy po ang pagtulong natin. At yan naman ang katotohanan. Yan naman talaga ang totoo. Lahat ng klaseng tulong. Lahat, kahit na nasa pangarib na tulong, tumutulong pa yan. Yan ang pagtulong. Ang totoong pagtulong talaga. Hindi yung tulong-tulungan lang. Hindi yung pakun-makunari lang. Hindi yung kaplastikan. Talagang totoo. Yan ang pagtulong na totoo. Maraming klaseng tulong na na pinaggalob sa mga tao. Kaya naman yung mga tao, tuwang-tuwa naman sila sa tulong na ginagawa natin sa kanila. Ha? Yung tulong na yan, natamasan na nila, natanggap na nila. Kaya abot po ang pasasalamat ng mga natulungan na yan. Siyempre pa, pag ikaw ay nasa pagsubok, eh siyempre, napakahirap. Kira mo yung halos 3 taon, kira mo, halos 2 taon na lang natitira, kailangan magtiis, magtiyaga. At magdasal, manalangin. Wala na yung mga katulong dyan kung hindi ang ating malamang sa langit. Sa ating mga ginagawa sa araw-araw, mga biyaya, lahat nagmumula po sa Kanya. Ngayon, dito naman sa katayuan natin, dito sa ating bansa natin, katayuan naman po natin, tayo natin dito sa bansa natin, sa Pilipinas, yung mga nangyayari sa pang-araw-araw natin, na nakikita natin, naririnig natin, lahat sa television o sa ano pa man yan, ano ba bang mga nangyayari? Lalo ito, itong drugs na ito, dapat pagtuunan ng pansin ito. Kaya, kung masusupo ng Vice President ito, mabuti. Sa kanya yung position ngayon, binigay ng Pangulo sa kanya ang karapatan. Mabuti, para hindi na ito nagpuputak-putak. Mahilig nagpuputak ito eh. Parang putakte eh. Simula pa lang ng termo ng Pangulo, putak na ng putak ito. Mahilig magpuputak. Wala. Buti pa, sana, huwag na lang siya magsalita, nakakatulong pa siya. Sa pamamagitan ng putak-putak dito, lalo lang hindi nakaka ano lang sa ating
sa ating mga kababayan, lalong mahirap, di ba? Imbis na tutulong, magkaisa, magsama-sama, wala, wala yan. Walang pagkakaisa, walang pagsasama-sama. Walang tunay na pagkakaisa, pagsasama-sama. Walang tagumpay. Walang pagkakaisa, wala. Hindi magtatagumpay. Kung gusto nila sila, dilawan lang sila. Gusto nila, ganun ito, kabila, ganun lang. Ganun ang mangyayari niyan. Sa bagay, itong mga dilawan naman ito, eh, sanay na ito. Pabaliktaran nila ng isip. At gusto nila sila ay makapwesto ulit. Nako, hindi na kayo makakapwesto kailanman. Isinusuka na kayo ng tao, hindi nga kayo lumabas ng eleksyon. Hindi, wala nga lumabas sa inyo. Lalo na ngayon. Nako, hindi kayo lalabas. Pagka nagkaroon ng eleksyon ulit, hindi na kayo lalabas. Samantalang, imbis na magtulong-tulong tayo sa hirap at kaginawaan sa Pilipinas, eh, tulong-tulong sana. Hindi eh. Walang ginawa itong mga dilawan nito. Putak ng putak. Putak ng putak. Banat ng banat. Sira dito, sira dyan. Sama-sama sila ng mga kamadre niya, mga madre, mga bishop na yan. Lahat sila. Sama-sama. Para silang ano, para sila talagang ano, tawagin ni Juan eh, mga sila damaso. Diba? Mga alang ginawa kundi kalabanin ng gobyerno. Yan ang gusto nila. Lumaban sa gobyerno. Okay, pagbakbakan sa gobyerno. Sige, samantalang ano ang problema ng Pilipinas eh. Ang dami. Yung sahod ng Pilipinas, ang sahod ng mga Pilipino. Napakaliit. Ako, kawawa mga Pilipino. Talagang panay ang pagtitipid na. Eh, kawawa lalo yung mga walang pagkakitaan. Diba? Hindi lang pagkakitaan. Hindi ka makabili. Gusto mo mabili. Kasi kulang na kulang at hindi po sapat. Hindi po sapat yun. Kaya, ano pang kanatin? Di ba, pasensya tayo. Hilingin natin sa may kapal sa ating malamang sa langit na tayo ay bigyan naman ng mga biyaya para makahango tayo sa hirap na dinaranas natin. Diba? Kaya salamat. Salamat po sa lahat ng mga totoong tao na nagpapakatotoo. Yung mga tao na hindi nagpapakatotoo, eh, salamat din. Yan ang gusto ninyo eh, di ba? Sige, dito na lang. Salamat.